guys, welcome back to my channel. I'm Roan. So for this video, we will be doing a long-awaited bookshelf tour. Ayan, marami kasi ang re-request sa akin na, ate na, bookshelf tour. So, yan, as your request, I will do it right now. So, totoo lang, ito yung pinaka-ayaw kong gawin na video. Kasi, ano siya, time-consuming and everything. Tapos, maubos yung laon mo. But, as appreciation na rin sa aking mga crazies, mga subscribers, here it is. And ito yung last bookshelf tour na gagawin ko sa aking blue room. I will miss this blue room talaga. Blue room siya kasi blue talaga siya, guys. Iba't ibang shade ng blue. Sa susunod mag-bookshelf tour ako, sa ibang lugar na tayo. Yeah, I will miss this room. Naghirapan kong pinturahan to kasama yung mga kapatid ko. Kung paano ko gagawin itong bookshelf tour, hindi ko ipu-pull out isa-isa yung books dahil wala akong ganong klaseng bookshelf. Yung mabilis mong ma-pull out yung books, wala ko noon. Karami mga books ko is naka-stock. Yeah. Tapos kung may makita kong interesting na books, may story ako about that, sasabihin ko sa inyo, hindi ko sasawin lahat ang titles isa-isa, guys, because I have, I don't know, more than 500 books. Hindi ko na siya nabilang, guys, eh. Pero alam ko umabot na siya ng, malapit na siya umabot ng 1,000 yung books ko. Hindi ko lang alam ngayon kasi may iba pang books sa ibang parte ng bahay na to. Yeah. So, let's just proceed with the video. I hope you will enjoy this video. But, bago tayo mag-proceed doon, bibigyan ko muna kayo ng overview ng aking mga bookshelves. Okay? So, yun na nga. O kung may nakita kayong weird or anything sa akin shelf, pagpasensya nyo na. Tsaka, siningit ko lang talaga to, itong shelf tour, kasi may onti akong oras. Kaya kung mapapansin kayong madumi, kakalinis ko lang talaga niya, kasi mabilis maalikabukan to kwarto ko. Ewan ko ba kung bakit pag nakakalinis. Eh, yun. Tapos, marami akong abubots sa shelf ko. I just like to put some things on my shelves. Okay. So, ito na. Guys, unahin muna natin itong shelf na to. Ito sa pinakagilid. Ito, kaya may plastic akong itong garbage bag na black. Kasi, ano, nung tag-ulan, may tumutulo dito sa taas. Tapos, basta natutulo yung tubig siya. Buti lang ginabas yung box ko kasi, may nakapatong dito mega box na puno-puno ng washi tape. So, sa taas ng ano na yun, ng parang mini mega box, may basa-basa. Alam mo kung tumutulo pala dun sa taas. Yan. Nasagip ko naman siya. There's no books hurt on this video or that happening. Wala nasaktan ng books. Okay, wala nabasa. Anyway. Tsaka mga puting books to, guys. Ayan. Okay, guys. Let's do this. So, ito. Ito mo sa ilalim niya ng akin natin is itong Burn Whoever Tries to Burn You. I love this. Ayan. The Witch Doesn't Burn in This One, Amanda Lovelace. Ano lang bili ko dito? 117. I love this book so much. Yung iba hindi ko pa nababasa, pero ito talaga, I love this. So, ayan yung mga November 9. Ito lang yung dalawang libro ko ni Colleen Hoover. Itong November 9, tsaka Without Merit. Mura ko lang nabili yan. Kasi mahal lang ang libro niya. Kaya hindi ako bili ng book ni Colleen Hoover. Pero meron akong ebook copies niya. Pag nagustuhan ko, baka bumili ako. Pero hindi ko parang babasa sa iba. So, next one is itong dalawang libro ni Nicola Yung. Yan ang libro ko ni Nicola Yung. Dalawa lang. Yung Everything, tsaka The Sun Doesn't Burn This One. Itong mga libro ni... Anto? Abig Lines ba yata to? I don't know. I'm not sure. Tapos itong libro ni Katie West. John Green, ay, yung speakers ko. Ito, galing sa Miniso yan. Matagal na ito sa akin eh, matagal na, pero okay pa yan. Ito,
Hinako ko sa kapatid ko yan kasi marami nilang speaker, hindi naman nila ginagamit lahat. Yan. Kinuha ko sa kapatid ko. Pero alam na lang na sa akin yan. Kasi bilis na nabili. Para mapakalabangan lang. Nagay mo natin siya dito sa baba. So, ito. Tapos yung libro nila, Katie Katugno. Ayan. Tatlo. Ay, apat pala. Libro ni Angie Thomas. Then, ito, The Poet X. Emergency Contact. Tsaka, Mills. Okay, opo. Naka-ice po siya by white. Kung natakay, bakit ganyan? By color po yan. Yung iba mamaya hindi na by color. Next, dito sa baba. Ayan. Pasensya na kami shell lang. Nabili ko to sa sale. Lala, cute lang. Kasi color blue yung karto ko. Kasi sabi, gusto ko lagyan ng shell. So, anyway, ito yung cups. Nakuha ko to sa isang book box subscription. After nun, hindi na ulit ako nag-ano ng book subscription box. Kasi ang tagal ito. Dumating sa akin after 6 months. As in, 6 months, ang tagal. I can't deal with that shit anymore. So, anyway, next is itong cup. Ravenclaw cup. Nabili ko to nung nag-aral ako sa province, sa Nueva Ecija. Alam ko, depressed ako noon. Depressed ako, kaya lumipat ako ng school muna sa province. Effective naman siya, guys. Mas gusto ko doon. Nakaka-unwind. Dahil doon sa lumakong school, hindi ko nasabihin yung pangalan, baka magreklamo. Ayan. Sa kapatid ko to, itong, ano bang pangalan niya? Si Star. Ayan. Sa kapatid ko to eh. Nilagay niya lang dito. Anyway, lipat muna natin sila. So, ito, Second John Summer, yung libro ni Rainbow Rowell, Eleanor and Park and Fangirl. Alam ko, ito, libro, ito lang yung dalawang libro kung meron kay... Ay, hindi, meron pa akong libro ni Rainbow Rowell. Ito, libro ni Sophie Kinsella. Itong libro ni Stephanie Perkins, I'm not sure. Ito, Ayla, meron pa akong iba niyan eh. Kasi naka-color code ito, kaya wala yung dalawa niyang kasama. Pero kompleto ko yung trilogy nito. Sophie Kinsella ulit. Pati hindi kayo magkatabi. Anyway, ito, yung libro ni Maria V. Snyder, yung dalawa po sa study tsaka magic study. Tapos ito, Nevermore. Meron din ako Neverwhere Somewhere. Ito yung The Republic of Thieves, Scott Lynch. Nabili ko yun sa sale sa National Bookstore. 175 yata to, 275. I'm not sure. Basta nabili ko siya sa sale. And then, ito, Morgan Matson again. Kasama nito. Ayan. Ito, Luxo Position. Oh my gosh, magkano bili ko dito? Nabili ko to sa Powerbooks. Sa may Shangri-La. Shangri-La Plaza yata yun. O Shangri-La Plaza na Powerbooks. I'm not sure, wala. Pumapasok lang ako saan-saan. I don't care kung mamahaling mamahaling mall or cheap na mall. Basta lahat mall. I love malls, okay. Basta, nabili ko yan sa Powerbooks. Basta Shangri-La yata yun. Nakalimutan ko na. Tapos ito, Unexpected Everything. Morgan Matson again. But hindi sila magkatabi. Ay, pasensya nyo na, guys. Ito, di ko pa rin pakita yung ano, libro ni ano, Pet of the Lost. Melissa de la Cruz. Tapos ito, it's kind of a funny story. Mura lang yan, 100 pesos lang yan. Eh. Move. OMG ito, guys. OMG, siksik tayo. Ayan, ayan, ayan. Kita nyo to, yung Haunted. Megan Spooner yata yan. Retelling siya ng Beauty and the Beast. And then, libro ni Liba Bray. Ito, The Sweet, For Nothing, Ascend, Amanda King, Ignite, Terra Mafi. Ito, libro ni Lucius Taman, Thunderhead. Kompleto ko na yung trilogy na yan. Kakabili ko lang yung last book. Yes! I-binge read ko na yan. And then, itong The Dark Vault ni V.E. Schwab. My gosh, nabili ko yan sa sale. As in, fine talaga. Nagulat nga ako. V.E. Schwab. Nabili ko sa sale. Ah, National Bookstore yata yan. From what I remember. Yeah, National Bookstore. I bought that on Market Market. Sa may, ano, BGC. And yung next is itong Susan Dinard, Sightwitch, and itong Fire ni Kristen Cashore. Nabili ko yan sa itong Fire sa book sale. Next. So next, baba naman tayo dito sa nasa blue or nasa mga teal. Cyan, ano, colors. Pasensya na kayo. Ito yung aking sirang bike. Nawala na yung gulong niya. Tapos yung ano niya, ayos yan dati. Kaya para naman kasi ng mga kapatid ko. So, yan. So, ito muna. Ito, this adventure, ano? This adventure ends. Naka-plastic pa kasi siya. Emma Mills ulit. Left of Beat. Yan. American Panda. Ito, ano, Kitty West again. Bakit hindi sila magkatabi? Ito. Yan. Kita niyo, di ba? Then, itong nakatagong dalawa, itong off the page, maganda rin to.
nasa gitna ako nito. Alam ko patapos na ako dito kasi lumang masakit nangyari kaya tinigil ko muna. Hindi ko kasi tanggap. Yan. Yan. Anyway, nagsisitong Lux Beginnings, Jennifer L. Armentrout. Ano to yung Omnibus Edition? Omnibus manga. Basta ito yung Omnibus Edition 2-in-1 na book. Special edition to kasi may ano siya, shiny shimmering splendid sa harap niya. Nabili ko to sa Carousel yata. Mura lang nabili ko dito eh. Nalala ko na pag-meet up ako kay Ate Girl dun sa may De La Salle University. Dun sa Manila. Manila ba? Nasaan ba yung De La Salle? Anyway, basta sa La Salle. Next is itong Rebel Angels. Yan. Fire Study. Nandito ka pala, Fire Study. My gosh. Oh my gosh, baka mamaya doble yung nabili ko. Sa isang bookstore. Nakainis. Nakainis. Trill Devious, The Darkest Star, Jennifer L. Armentrout. Ito, kulang pa ako itong Draven Boys, tsaka Raven King. Oh my gosh, iniisip ko nang ibenta to eh. Tapos meron ako book 1, tsaka book 4, wala akong book 2, tsaka book 3. Oh my gosh, next. Andito tayo sa Pink Books. Pink, pink, pink. Tsaka Violet. Yeah. I love pink so much. Girls of Paper and Fire ni Natasha Nigan. Kailangan ko palinisin yan. Next, itong toko, itong about mermaids to. Itong Rogue Wave. Lady Rebel, Smoke in the Choo-Choo. Smoke in the Choo-Choo. Smoke in the Sun, The Traitor Prince, and Wonder Smith. Vanish, Sophie Jordan yan. Ito, The Bells. Book 1. Nabili ko yan sa Libro Dega sa may Facebook. Twinkle from Twinkle with Love. MBS ko nabili yan. Love, Rosie. Rainbow Rowell again. Landline. Ito, Tahera Mafi, Furthermore. Ito yung gusto ko babili sa kanang kapatid ko. Sa MBS. Sa vlog ko. Nung nag-vlog kami, pumunta kami ng mall. Masyal kami. Tapos sabi ko, meron ako niyang binilhan kita. Ayaw mo lang basahin. Hey, anyway, ito Anna. Rebel Bell. I believe the thing called love. Ito, next is The Lies of Locke Lamora ni Scott Lynch. Then, My Lady Jane. Tapos, itong Starry Eyes si Jen Bennett. The UK edition. So, crazy's overview again ng mga white books. Ayan, itong car na to na nasa taas. Ano yan, project ng kapatid ko, yung bunso. Tinulungan ko siyang gawin yan. So, stress sa stress siya kakagawa nito. Natawa na nga lang ako. Naawa ko, tinulungan ko lang siya at the end. Magaling ako sa mga project ganyan kasi I'm good in planning and executing things. Yeah, kapatid ko talaga hindi marunong magplano eh. Kailangan pa ng tulong ko para magawa niyan. So, ito yung mga ano ko. Acrylic paints ko, paintbrush ko na kulang-kulang na dahil hiniram ng papa ko na hindi marunong magbalik ng gamit. Kainis. Mga kapatid ko rin, nang hiram ng paintbrush, di nagbabalik. I'm so sad. Bila ko nabili ng paintbrush, hiram sila naman, di nagbabalik. Yung frame ko na wala pang lamang picture. Hindi ako nalaga mga to-do list ko eh. Ayan. So, ito yung winter song. Kakabili ko lang ng book to nito. Nakita ko sa may isang store ng chapters and pages online. Hindi ko lang alam kung saan. Basta nabili ko. Papaship ko sometime. So, next. Lux ulit. Consequences ni Jennifer L. Armentrout. Itong yan. Beat song. Yan. Tinabad ako magsalta, guys. Jennifer Armentrout books. Ayan. Next is itong libro ni Sabata here. Kulang ko na lang is yung last book. Yeah, hindi ko alam ba't di ko makita yung last book. Sa sale, hindi ko yata siya nakita sa sale eh. Wala pa kasi siya sa priority ko, kaya hindi ko pa nabibili yung last book. So, next, itong The Crown's Fate, ito, Dividing Eden. Ito yung, itong Between the Lines, itong libro na to. Ito yung first book, dun sa The Off the Page. Ito maganda to eh, may illustration to sa loob. Kaso hindi ko papakita sa inyo guys kasi nakastock siya. Basta sa isang vlog, papakita ko kung anong laman nito. Ang ganda nito. Magustuhan niyo ito ng kapatid ko to. Anyway, ano siya? May illustration siya. Pero yung story niya pang young adult. Tapos, more on... Wala siyang snooze, no? Pero yung topic niya kasi, mas heavier na onte. So, ito. Year 1 ni Nora Roberts. Alam ko, kompleto ko na ito eh. Hindi ko alam kung nasan yung iba. Next is itong Fool's Quest ni Robin Hobb. Book 1 siya ng Fates and the Fool Trilogy. Alam ko nabili ko yun sa Big Bad Wolf. If I'm not mistaken, nandun siya sa may sale aisle. Tagal na yun. Matagal ko na nabili yan. Anyway, next. Ito yung libro ni Gregory Maguire. Nora Roberts. Katie
makalisa itong kito. Itong book na to, tungkol siya sa mga myths. Ano siya? Romance book na may halong mythology, Norse mythology, Greek mythology, ganun. Next is itong The Marriage Bargain, Jennifer Brost. Isa siyang new adult type of book. Ay, meron pa pala akong Carry On, Lynn Burrowell. Itong Tutti Caravan, itong The Blade Itself ni Joe Abercrombie. So, crazy dito naman tayo sa Yellow Books. Yan. Ito, Dream On. Ito nga ng Christine Gear book to. Gusto ko talaga yung cover nito. Tapos itong side cover, metallic gold, love gold. Nini Taylor, ay nako, kulang ko na lang dyan yung colored na book. Yung book 2, hindi ko mabasa siya kasi kulang ako ng book 2. Nakita ko siya sa full book. Kung napanood niyo yung Come Shopping With Me, nung sa full book, nakita ko yung book 2 nito. Pero expensive, so I didn't buy it. Ito pala, sa What If It's Us, nung event ito, first time ko lang pumunta sa isang signing event ng author, kasama yung best friend ko. Oh, grabe! Ang aga namin pumunta dun. Sobrang aga, as in, sobrang aga. Tapos, nakauwi kami, gabing-gabi na, ang weird. Napagod na ako, ayoko nang pumunta ulit, char. Ayoko nang pumunta, napagod lang, kakapila. Ayoko kasi ng habang pila. I'm sorry. Ganda yung palmetry sheet. Ganda yung pandemonium. Ah, Jojo Moyes. Nabili ko sa Big Bad Wolf. Ay, Alex, approximately. Ito yung hiniram ko sa best friend ko. Tapos, hindi ko siya nabasa kaya binalik ko. Tapos, buti na nakita ko to sa Big Bad Wolf. Binili ko siya. Recommended to ng best friend ko na hindi mahilig sa romance pero nagustuhan niya tong romance book ato. O, diba? Kakaiba. So, yan. Ito namang Turtles All the Way Down ni John Green. Nabili ko naman ito sa National Bookstore na nag-sale sila sa Metro Manila? MIBF. Tama ba? Metro Manila International Book Fair? O Manila International Book Fair? Manila International Book Fair. Ang tagal na kasi. Matagal na walang MIBF. Kinakalimutan ko na. So, ito, nabili ko siya doon. May sign pa to guys. May signature yan ng author. Yes! Sorry! Yung mga pens ko. Ako guys, bakit? Atakay, bakit ang rami kong pens? Rami kong pens? Ano kasi mahilig ako mag-paint, mag-drawing, mag-color. I'm a creative type of person, guys. So, ganyan. Mahilig rin ako mag-journal. Kaya, arami kong art materials. So, ito rin. Si Mr. Vampire. Happy Halloween daw. Cute ito. Nabili ko to sa SM Aura. Sa National Bookstore. Ito, lalagyan ko siya ng mga bookish pins ko. Nalagay ko siya dyan. Yan. Yung mga pins na binigay ng kapatid ko. Yung bunso. Tiyatago ko dito. Mga bookish pins. Tapos, yung mga pins na kasama ng mga books. Yun. Dito ko siya nilalagay. Tayo sa Blue Books. Oh, ayan. The Last Magician. Meron pala akong The Last Magician. Ni Lisa Maxwell. Kawasan na tong isa. Oh. Ano tong kanin? Kanin? Is that... Tama ba? Kanin? Parang kanin na natin ang kinakain. O kanin. Ewan? Amanda Hacking. 3-in-1 to. Complete trilogy. Ayan siya, 190. Tingnan nyo guys. Ang mura na ng book dati sa Big Bad Wolf. 190 siya for 3-in-1 books. Ngayon, mahal na ng books sa Big Bad Wolf. Kaya, hindi na ako masyadong bumibili kahit online. So, disappointing. Gusto ko pa naman yung experience doon. Ito, Shatter Me. Ang walang katapusang nung series ni Tahereh Mafi. Kaya hindi ko matapos-tapos. Nakakainis. Binili ko to, itong series na to. Akala ko, nung kompleto na. Akala ko na kompleto na. Yung pala, hindi pa. Tunuloy-tuloy niya pa. So, annoying. Next. Rainy Day. Nabasa ko na yung first duology niya. Sabi nila maganda yun eh. Tapos yung binasa ko, I'm not impressed. I'm sorry. Okay, honest opinion ko yun. Hindi ko nagustuhan. Okay. Ayun ang opinion ko. Next. The Torf Smoking Bone. Millie Taylor. Sabok sa nyo. Kulang ko yung book 2. Mary Rotkowski. Gusto ko nang basahin to kasi lang kulang ako. Alam ko wala pa ko yung gitnang book eh. Lainit Taylor ulit. Yung wala ko nito, yung book 2. Gusto ko rin yung ganitong klaseng cover. Yeah, gusto ko yung ganitong cover, UK. Okay, ayoko nung matangkad. Gusto ko to kasi ang ganda. Superficial type of person. But the cover is so aesthetically pleasing. So, gusto ko siya. Nang ganito rin. Okay. Yan. So, ito about mermaids, tong tatlo na to. Ito rin, Sapphire Blue. Kulang ako yung Emerald Green. Ouch! Ito about naman yung time travel naman yan. Time travel, Daniel book. Next. Yung tayo sa red books. Red book, katabi ng purple tsaka pink book.
Anyway, I love these two colors, so anyway, ito yung bato ni Darna. Char! Bato ni Darna. Ewan ko baka malunok yan ni Darna. Mas malaki pa yung bato kasi sa kamay ko, guys. Melissa de la Cruz ulit. Colleen Oaks. Alice in Wonderland. Retelling about the Red Queen yata yun eh, sa pagkakaalala ko. Queen of Hearts. Yun yata pagkakaalala ko. Tapos Susan Dinar. Greenwich. Cruel Beauty. Alam ko about Red Riding Hood yata yun? Hindi ko alam, guys. Correct me na lang. Scythe, Neil Schusterman. Book 1 yan. Hapla dito. Yung book 1, Ruby Red. Ayan yung book 2, diba? Ito poster yan. Sa Red Queen. Nung binili ko. Makita ko yan. Freebie. Lancaster, Patrick Ness, ato Simon, and the Homo sapiens agenda, and then Dumplin. So, crazy sa inyo iba. Yan, wala akong masabi kaya pinakita ko na lang. Sa pinakababa, crazies. Nakaupo na ako, naka-engine seat na ako dahil sobrang baba na to, guys. Low, 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 low na. So, ito, libro ni Ray Carson, Walk on Earth a Stranger, Like a River Glorious. Oh, nabili ko po yun sa full book for 50% off. Itong Into the Bright Unknown. Ayoko ng ganyan, hindi sila pantay-pantay. Pero wala choice kasi sale lang yan. So, ito, Tracy Chi, The Reader, Karakar Macron, Mindy McGuinness, Arranged Marriage Trope, or Fairy Tale Retailing. Ayun sa pagkakaalam ko eh. May nagtis ako sa ganong trope, so, So, yan, tinanggal ko na yung nasa harap niya. So, ito yung trilogy ni Lev Grossman. Ang mahal ng isa niyan, isang book na yun, hindi ko alam kung bakit. Sana yung presyo niyan, kasing ganda ng story ha. Itong libro naman ni Ransom Riggs, Library of Soul, tsaka Hollow City. Saan yung one niyan? Alam ko, yung one niyan, bumili din ako ng ganito kaparehas. Kasi ibebenta ko na yung movie tie-in cover niyan. Jordan, ayan. Sleeping Beauty Retelling yan. Itong dalawang Kingdom of Ashes tsaka A Wicked Thing. Ayan. And then, ito namang libro ni Michelle Kane. Nahirapan ako hanapin yung ibang books nito in paperback form. Gusto ko talaga mahanap yan yung paperback para makompleto kasi ang ganda ng spine din. Next is itong Dream a Little Dream. Parang kanta. Parang kanta yung title ni Kristen Gear. Next is itong The Given Quartet ni Louis Lowry. Louis Lowry. Anyway. Ayoko nang pangitin. Ang ganda ng cover nito. Silver siya. Tapos yung yung pages niya is color red. Sprayed edges niya is color red. Ayan. The Giver, Gathering Bloom, Messenger, and Sun. Nabili ko yung isa na lang yan eh. Swerty! Ito tayo sa mga black books. Nandito tayo sa sa table ko naman. Ito, grabe talaga nakastock siya. Kasi ang gano'n kong black books. Pag mawiwindan kayo sa amount ng books ko, pag hindi na siya nakastock lahat, kasi naka-organize siya na maayos. Anyway, ito, naligaw po siya. Alam mo kung blue siya, pero naligaw siya. Itong Shadow Black ni Sebastian de Castel. Walang yung nakikita ko libro ni Sebastian de Castel. Ang makahal pang iba. Sorcery is a scam. Life is a scam, guys. Yeah. Ayan siya. Ang ganda ng cover. It's a card. Ano ganda niya. Basta impressed talaga ako sa niya. Book cover. Book to yata. Ayan, Shadow Black. So, itong libro ni Holly Black. Ang nabasa pa ng libro ni Holly Black is yung The Folk of the Air Trilogy. Yung The Cruel Prince and everything, yeah. Favorite ko yung The Cruel Prince, saka yung The Wicked King, but the third book, The Queen of Nothing, we don't talk about that book. We don't talk about that book, okay? It's a taboo for me. Tama, yung title nga, The Queen of Nothing, it's like, it's an appropriate title, like, give us nothing, girl, give us nothing, like that. Buta ninyo makita yung mukha ko. Nakakatawa naman siguro yung itsura ng mukha ko. Next naman is itong The Complete Sherlock Holmes by Sir Arthur Conan Doyle. 4. Guys, ito lang talaga yung nakuha ko. Alam ko nabili ko to sa Book Binge Bazaar din ng NBS years ago. Ito yung cover niya, guys. So, ang ganda, diba? Wait lang, patong ko sa legs ko. Pakita ko sa inyo. Ang ganda niya talaga. Ayan. Ayan. Nakuha ko lang yung volume 4.
Ay, hindi. So, meron siyang, ano. So, tingnan na nakuha ko to eh. Pero hindi ko nakuha yung iba kasi. So, guys. Alam nyo ko rin dahilan kung bakit ito lang yung nakuha ko. At volume 4. At hindi ko nakuha yung ibang volume. Meron ding iba nitong volume. Kaso lang, yung nakakuha is yung lalaking mas matangkad sa akin. As in, kasi gusto ko siyang kunin lahat, guys. As in, yung 1, 2, 3, nauna niya nakuha. Kasi ang tangkad niya, guys. Sobrang tangkad niya. As in, maliit lang talaga ako. 5 flat lang yata ako. 5'1". Yun lang yung height ko. Tapos, ang tangkad yung lalaki. Mas matangkad sa akin. Tapos, kasi nangyari, ito, sinosort nila. Tapos, parang inaabot-abot lang nila. Eh, ang taas nun. Nakuha niya yung 1, 2, 3. Ito, nakuha ko to. Dahil, alam niyo ang ate niyo, palaban ako, nainis ako kasi sabi ko, kulang ako sa height. Nagagawa na ako dahil sa height ko, ginawa ko. Nung inaabot niya na to, tinalon ko guys, para ako nag-slam dunk. Kasi ganito ako, tumalon ako para makuha ko lang to guys. Nung tumalon ako, naku, nahawakan ko siya nung una, hinila ako. Kasi kukunin na naman ni kuya. Yan kuya, inaga ko kung sino ka man. Naalala ko pa rin yun. Naalala ko pa rin kita. Alam ko, salamat ka, maliit ako. Pero, dahil sa height ko, dahil sa determination, kung makakuha kahit isa nito, nakuha ko yung last. Nakuha ko yung volume 4. Hindi ko lang kung nakompleto niya na to. Kung nakakuha na siya ng volume 4. But, bitch. Alam ko lamang ka sa height. Pero, I'm sorry. Gusto kong makuha eh. Kaya kano ko yung last book. I'm a petty type of bitch, okay? Nainis kasi ako, kaya tinalon ko na lang. Kasi ayaw niya talaga ako bigyan ng chance. Aram niya kasi nakuha ang books, guys. Aram niya nakuha ang books dahil sa height niya. Nainis ako. Like, siya, alam mo yung tingin ko, parang nakaganto na ako, nakapagpido, guys. So, alam yung tingin na naiiyak ka na gusto mong makuha, pero dahil kulang ka sa height, hindi ka makakuha. At sobrang inis ko, nabigyan ako ng powers ni Sakuragi. Sakuragi, slam dunk. Feeling ko nabigyan niya ako ng powers para mag-slam dunk. Tapos, yun, tumalon ako ng mataas sa parang kangaroo yan. Nakakuha ko ng isa. Ayun na story pa sa inyo. Hindi ko makakalimutan yun. Meron akong vlog noon, guys. Wala akong vlog ng happening, guys. Okay, noon nakuha ko to. Pero may vlog ako kung saan ko nakuha to noon. I can't forget about that. Inis talaga ako yung panahon na yan. At least nakuha ko yung last. Ting! Back to the regular tour. Tapos mga chika. So, ito, as all this time, pinabili ng kapalit ko to sa Big Bad Wolf. Liz Braswell. Ano to eh? Is this a Beauty and the Beast storytelling? Sa kapatid ko tong lalaki. Nandito lang sa akin kasi ako nagtatago ng mga books namin. Next is itong libro ni Kirsten White. Ito ng trilogy na to. Ano pa nga trilogy na to? I forgot. Oh my gosh. I need to read this trilogy na. Kasi nasa ano ako ngayon eh. Nasa manwa phase pa ako. So, anyway. Tapos itong libro ni PC Cass and Kirsten Cass. Hindi ko lang kung makompletok pa to. Parang ko bala ko na itong ibenta, guys. I will sell this sa shop ko, sa Shopee. Yung shop ko sa Shopee, nandun siya sa description box, nandun yung link. Okay, ibebenta ko yan, kasama yan. Ibenta ko na rin siguro to. I'm not sure. Pero hindi ko ibebenta to. May memories ako dyan eh. So next, itong libro nila Marilu, Red Rising, Morningstar. Mura ko lang nabili ito, guys, sa sale. Thank you, Lord. Nabili ko lang siya sa sale. Kasi ang mahal-mahal niya. Interesado akong bilhin, pero ang mahal-mahal niya talaga. Tapos itong Easy Icons na series. Kompleto ko na rin yan, yung isa. Somewhere. Isama ko siya sa book haul. Nabili ko din sa sale yan. In the Darkens Mind series. Ayan, ang ganda ng spine. May story ako dyan, guys. Ito. Ang chika ko naman dun about sa Darkens Minds na series. Nalala ko yun eh, kasi kasama ko yung pangalawa kong kapatid. Tapos, bumili kami yan. Ay, binili namin yan doon sa may Glorieta, sa may Makati. Nalala ko yun eh, Glorieta, Makati. Tapos, ano yan? Nandun kami kasi bibili kami ng reviewer ng kapatid ko. Mahal-mahal din naman niya binasa. Ay, mislugi lang ako. Naghirap ko lang sa mga kapatid ko. Anyway, dahil nandun na rin kami, tsaka sale. Alam niya naman ako sa mga sale. Naghanap ako ng mga books, tapos ang rami kong nakalagay sa cart ganyan. Tapos habang namimili ako, nag-vlog din ako guys, nag-vlog din ako. Tapos nung nagsusort na kami,
doon sa gilid. Kasi syempre sinusort ko, tapos ano, kinocompute ko na kung magkano yung babayaran ko, ganyan, diba? Syempre binibidyoan ko siya para sa vlog, para sa inyo. Kasi nga tinatama talaga ako mag-vlog pag nasa bookstore ako. Kaya wala akong mga pictures, Instagram pictures, Facebook pictures na nasa bookstore ako. Kasi pag nasa bookstore ako, usual talaga gusto ko lang mag-shop, ganyan, mag-tumingin, mamili, magbasa, ganyan. Yung vlog, additional na lang talaga pag na, ano, napilitan ako. Pag napilitan ako sa sarili ko, sabi ko, oh my gosh, gusto pala ng mga crisis ng vlog, ng, alam niyo yung book shopping vlog, kailangan kaya mag-vlog ako. So, tutug-vlog lang talaga ako para sa inyo. Kaya for vlog, think yourselves, guys, kasi it's for you. Kung hindi para sa inyo, hindi ako mag-vlog. Anyway, ano nakapagay ka sa story? Nung nagsusort kami habang nag-video, may lumapit. Ang security guard. Sabi niya, ma'am, bawat po mag-video. Pakipatay po na yung video niyo. Ganyan. Tapos sabi ko, bawat po mag-video. Sabi niya, ako bawal. Ganun. Ano daw? Kasi daw, baka daw, hindi ko daw bilhin. Ganyan. Baka daw, binivideohan ko lang yung books. Wala ko pang bayad. Ganyan. Hindi ano lang ako bayad. Hindi ko bibilhin. Ganyan. Nawindang ako, guys. Kasi ang laki na ng gastos ko lagi sa National Bookstore every time na may sale, every time na bibili kami ng school supplies, or bibili ako ng mga original price na books. Sa totoo, ang una kong puntahan is yung National Bookstore bago yung fully book. Tapos, alam niyo, sa isip ko, what the heck? Ha? Tapos, sabi ko nga, bibilin po namin to, sinusort ko lang na maayos kasi ayoko talaga na magulo, guys. Gusto ko pagkalagay sa counter, maayos na siya. Tapos, sinamahan niya talaga kami sa cashier. Sabi ko kasi, bibilhin pa namin to kahit samahan niya pa kami sa cashier. Literal na sinamahan niya talaga kami sa cashier. Yun yung end ng video. Pumunta kami sa cashier kaya hindi na ako nakahati iba pang books para bilhin. I'm so sad. Basta pag hindi ka kilalang, ano, hindi ka kilalang vlogger. Hindi ka kilalang tao, wala, hindi ka sikat in everything, bawal mag-video, okay? Pero naiintindihan ko naman na policy nila yun. Kaya nagtatawag, pag nag-video ako, patago na lang. Hindi ako nakapag-vlog na maayos palagi is sa National Bookstore. Hindi ko lang sure sa Fully Book kung pinapayagan. Kasi nung nag-vlog naman ako sa Fully Book, dumadaan yung mga, ano doon, yung mga empleyado nila. Hindi naman ako sinisita. Hindi ako sinisita dun sa Fully Book nung nag-vlog ako. Ang ingay ko nga eh. Ang ingay ko na kasi wala masyadong tao. Pag may tao, tahimik ako. Ganyan. Pero sa ibang bookstore, book sale, sa books with chapters and pages, online store pala na lang, chapters and pages, hindi naman na ako sumisito. Ganun. Sa NBS lang ako lagi sumisito. Ano ko sad? NBS, why you're doing this to me? Arami ko ng gasto sa iyong pera. Anyway, so, katod ng sinabi ko sa inyo dahil suking-suking ako ng National Bookstore, ito lahat yan. Yan. Except dito. Except rin dito. Pero karamihan yan, nabili ko siya sa National Bookstore. Yeah. National Bookstore, you bitch, kainis ka. National Bookstore din, National Bookstore, nabili ko siya sa National Bookstore. Ito nabili ko siya sa, Booksale? I'm not sure. Ito, oh my gosh, I love this, ano, itong Lord of the Rings by J.R. Tolkien. Yung edition na yan, favorite ko talaga yan. Magsikang ako dyan, yung The Hobbit. May nakita kong ganyan, The Hobbit, ganyan edition. Kasi lang na-scam ako sa carousel. Backshit ka kung sino nag-scam sa akin. Kung nanonood ka ng video ko na to, walang hiya ka, bullshit ka. Hindi kita makakalimutan. Sana masaya ka, sa in-scam mong pera sa akin. Sana mabusog ka dun. Nakakondo ka pa naman. Scammer ka. Kaya, natatama na lang ako crisis kasi chika lang yung abot niya dito. habang nag-vlog ako, wala kayong makuhang matinong book content. Ganun talaga, mas gusto kong chika. Diba? Chika tayo. Next, kailangan kong tanggalin yung mga books mo sa harap. Kasi guys, sa likod niyan, may mga books pa. Tanggalin ko. Wait lang. Ayan yun sa likod. Pagpasensya nyo na lang pa rin pala pag may narinig kayong turog ng electric fan yung kumakalabog. Kasi ang init-init talaga. Ang init sa Pilipinas, guys. I can't manage. Kailangan ko ng electric fan dahil enclosed yung kwarto ko. Libro ni Kelly Armstrong. Yung libro ni Alex Flynn. Series niya. Ayan. Libro ni Alex Flynn. Kita nyo. Tapos, libro ni Michelle Hodkin. If I'm not mistaken. And then, Lauren Cape. Ito, Falling Angels pala yan. Ito ko sa mga Falling Angels. Ito rin, Becca Fitzpatrick. Ano rin yan, tungkol sa Falling Angels. Pero kasi yung panahon noon na sikat na sikat yung mga supernatural creatures about vampires, werewolves, Falling Angels. Diba? Yung trend na yun. Anyway, next naman is itong
Ayan. Mga Libernero Ceres. Kompleto ko lang pala to. Alvin Hamilton, nabili ko na yung last book niya. For the first time in forever, hirap na hirap ako hanap ng last book niya, pero nakita ko na rin sa wakas. Ayan. Libro ni Susan Leonard, Holly Black. Holly Black, karami kong libro. Meron akong site. Meron pa kayo ba libro, eh, no? Site, Valiant. Pero hindi ko makita yung ano niya, To Fuck Up the Air Trilogy sa scene. Ewan ko ba, bakit? Hindi ko makita. Ito naman, time travel romance, kasi mahilig ako sa mga isekai type of stories, time travel, reincarnation. Next itong Children of Blood and Bone ni Tomoe Adeyemi, itong The Last Namsara ni si Sereni. Kanalo ko yun eh, nabili ko yung libro na yan sa book sale sa SM San Narcero. First time ko na nakapunta doon, ayun yung souvenir ko sa SM San Narcero, yung The Last Namsara. Malapit siya sa LRT station na hindi ko na maalala, basta nilakad ko lang siya eh. Next naman is itong Seafire, Everlast, Hazelwood, yan. Yung mga libro ni Sarah Bitterst. Ito, The Queen of Innistry, naalala ko yan. Ayan yung last copy niya sa Big Bad Wolf. Ano yun, may sticker pa siya ng Not For Sale. Nasa harap niya, may sticker pa. Hindi ko siya tinanggal kasi souvenir sa Big Bad Wolf. Last napunta ko na Big Bad Wolf. Kailan pa ako last pumunta ng Big Bad Wolf? 2020? If I'm not mistaken, bago mag-start yung lockdown. Nalala ko yun eh, kasi kasama ko yung best friend ko. Ito palang ano, Freeborn, itong The Diviners, sabili ko yun sa mga booktuber din. Next is itong Never Tamara Pierce, ito Girls Made of Snow in Class. Next naman, Crazies, is itong dito sa taas ng table ko. So ito yung Shaman's Crossing ni Robin Hobb. Nalala ko to eh, nabili ko to sa SM Manila for 80 pesos. Robin Hobb, yun. Two books in one ni Jude Devereaux. Historical romance yan. Ito rin, Jude Devereaux, A Knight in Shining Armor. Gusto ko talaga makabili yung hardbound nito na with dust jacket. Kasi wala siyang dust jacket, guys. Itong libro na yan, tungkol siya sa isang knight na noong medieval times na nag-time travel siya to the future. As in, to the future. Ang mayroon lang siya is yung luma niyang damit, knight armor niya, tapos yung unting ginto niya. Basta nag-time travel siya the future. Maganda siya, guys. Maganda siya. Historical romance. So, itong Heartless ni Stephanie Meyer. Right? Ito. Libro niya. Kulang ko na lang winter. Hindi ko mahanap yung winter. Gusto ko mahanap yung winter ng ganitong edition. Maawa na kayo, guys. Ito, winter. Winter na lang hanap ko yung ganitong edition. Mas gusto ko yung ganitong edition kaysa sa yung bagong cover. Hindi ko alam. Siguro kung tatanungin niyo yung bansa kong kapatid, gusto niya yung current cover ng mga books na to. Pero mas gusto ko yung aesthetic nito. Simple. Alam niyo yun na pag nakita mo tong isang paa na yan, alam mo ng Cinderella. Diba? Shoes, Cinderella. Itong Kate. Red Riding Hood, Red Kate. Diba? Itong long hair, alam mo kay Rapunzel yan. Alam nyo yun? Simple cover, but kalala mo na ako sinong bida. I like that. Simple but meaningful. Next, ito yung graphic novels ng ano, Wars and Nerves, tsaka yan, Volume 1 and 2. Yung kalugtong nito. Nabili ko na ito sa sale eh. Swerte ko nabili ko to nung sale, grabe. Alam ko to, pinuntahan ko pa talaga sa Mandaluyong to, itong Wise and Nerves. Pinareserve ko siya sa Market branch ng NBS. Tapos pumunta pa ako sa Shangri-La branch ng National Bookstore. Alam ko Shangri-La branch yun eh. Yeah. Nawinda nga ako dun sa mga stores dun. So expensive. Anyway, itong Renegades at Arch Enemies na Stephanie Meyer, kulang ko na lang yung last book. May collection of calculators. Favorite color ko nga pala. Ayan. Tapos hindi ko pa nababasa to. About Green Fallen Angels yan. Banner Sanderson. Ito yung UK edition. Banner Sanderson. Meron ako nito. Yung, di ba trilogy to? Meron ako nung isa nito. Pero in BB size. Hindi ko masyadong ng ganitong size eh. Meron lang ako niyan BB size. Anyway, Rumina Russell about Zodiac, Wandering Star, Black Moon, about Zodiac Saints yan. Mahilig kasi ako, itong apat ito, yan, isang series yan. Mahilig kasi ako sa mga Zodiac Saints, ganyan. Tsaka ang ganda ng cover na to, Galaxy, about the universe. Gusto ko rin yan eh, yung aesthetic ng galaxies, ng universe.
next is tong this mortal coil. And then, di ba nila carry mo yung skull ko? Wala ako nung one, guys. Yung one, lagi kong hinahanap. Pero lagi ako nauunahan sa pag-mine. Kaya, hindi ko makuha yung one. Hindi ko pumabasa. Next is itong The Bone Season, The Song Rising, The Bone Order. Nirelease na yung fourth book niyan. Hindi ko alam kung ano yung ending. Hinihintay ko na talaga matapos itong libro ni Samantha Shannon series niya para matapos ko na pagbasa. Next is The Diabolic tsaka The Empress. Nabili ko to. Nagkakalala ko sa sale din. Sabi sa book binge pa ng NBS. So, itong Uglies, Miss Scott Westerfield, tsaka Pretties. Cute, diba? Uglies and Pretties. Opposites. Ito, libro ni Marilu again. Ito naman, libro ni Christopher Paolini, The Inheritance Cycle. Kasi tigan niyo siya. Ayan. Hindi ko lang kung mapapansin niyo. Nakita niyo, it creates, ang ganda ng spine niya. Isa siyang buong picture ng mountains with a dragon. Di ba? Ang ganda. Balik ka tayo. Ayan. Parang dragon din to. Tungkol sa dragons. Ito, Julie Kagawa Books. About naman yan sa mga fae. Dito naman tayo sa shelf na to. Additional shelf yan. Mga historical romance books naman yan. Mga mas market paper size books. It was crazy. I really, really, really enjoy reading mas market paperback books. Yung ibang, book readers, ayaw nila kasi nga, maliit, ang stiff, madaling masira. Hindi ko lang bakit sinasabi na madaling masira, kasi sa akin naman, kahit mibili ako ng second hand na ganun, na mas market paperback, ayos pa naman siya. Yun ang sinasisira ka agad. Anyway, iba't iba tayo ng preference or respect preferences na siguro. So, dito muna tayo sa pinakatuktok. So, ito libro ni Neil Gaiman. Isang set ko nabili yan. Sale din. Ayan, 80% off ko siya nabili. 299 ko lang yata ito nabili. O 200? I'm not sure. Ang sira kasi niyan is ito. Ginatkat yata yung cover ng American Gods ito. Tinipe ka na siya, guys. Yan lang naman yung sira niya. Pero yung content niya, ganun pa rin. Ito lang yung may sira ito. American Gods. Swerte ako dyan. Isa lang itong nabili ko. Sa Pasay ko nabili ito eh. Sa Pasay branch ng NBS. Yung malapit sa MRT tsaka LRT. So, ito. Album ng Dreamcatcher pala. Siyempre, yan lang ito yung group na pinaka-favorite ko. Ito yung number one ko. Top one ko sa K-pop groups overall. I've been a fan of K-pop since 2009. Okay, wag niyo akong anuhin. Marami na akong na-stan na grupo. Pero, ang Dreamcatcher lang talaga nakakuha ng alam niyo yung core music na gusto ko talaga, as in Roan, as in yun talaga yung sisigaw na Roan, that's me, that's my type of music, sila lang talaga Dreamcatcher. Ito rin, Dreamcatcher album, I like it, don't you, holographic, and yung cutie, nabili ko siya unsealed, guys, kasi hindi ako mahilig sa mga PC, gusto ko lang yung CD, tsaka yung photobook, yan. Plastic cover ko siya, kasi ang hirap na maghanap ng nila album, yan. Kasama to sa Dystopia Trilogy. Hindi ko makita yung The Tree of Language, yung first album nila sa trilogy. Oh my gosh. I'm so sad. Hindi ko mahanap yung first. Para siyang book series. Sa totoo lang, ang music ng Dreamcatcher tsaka yung albums nila, para siyang book series. Meron siyang timeline, stories, and everything. Basta ang ganda. Kung bookworm ka, na mahilig ka rin sa diverse type of music type. Try Dreamcatcher. They are like a lighthouse in the middle of a dark ocean. Kakaiba talaga sila. That's from a K-pop fan since 2009 na multi-stan. Yeah. Yung mga hindi pa sikat na group, makatulad natin, naalala ko pa yung BTS, Brave Girls, as in yung mga grupo na malilit, mga G-Friend, yung mga galing pa sila sa malita company nung hindi pa sila sikat, ini-stan ko na yan sila. Dreamcatcher, katulad din ng mga grupo na yun. Galing din sa malita company pero super talented. So, crazies. Ito, libro naman ni Diana Gabaldon. Ayan. Ito yung shockers talaga sa akin eh. Itong first book, itong Outlander. Binili ko lang talaga to kasi makapal siya, guys. Tapos nabili ko lang siya for, binili ko siya 35 pesos tapos makapal. Kasi ang rule ko lang dati, pag nag-shopping ako, mas gusto ko kasi na makapal kasi ang bilis ko magbasa.
Pero dahil dito, hindi niya ako pinatulog. Ang ganda niya kasi. Nashock nga ako. Sabi ko, for 35 pesos, nakakita ko ng magandang book. Hindi nga nagabalon. Oh my gosh. I really love this book. Tapos yun, ayan, naghanap na ako ng book ni Diana Gabaldon, pero ang hirap pa rin hanapin. Tapos, dapat nag-start muna ako sa A. I'm so sorry, guys. So, libro ni Amanda Quake. Ayan, Amanda Quake. Alexandra Bassett. Alexandra Hawkins. Iniipon ko yung series niya na to. Nabasa ko na to sa e-book, but nagustuhan ko kasi siya. Tungkol kasi siya sa isang grupo ng magkakaibigan na mga noblemen. And how they fund the love of their lives. Anyway, ito, libro na Brenda Joyce. Kayaan. Christina Dodd. Which is in the Sky. Eloise James. Maraming libro na Eloise James yan. Eloise James. Ito, fairy tale retelling pala to. Ito fairy tale retelling ng Beauty and the Beast. At ito, The Ugly Duckling. Next pa ba tayo ganyan? Ito, doble to. Hindi ko pa rin mapapatawad yun dun sa ano. Sabi ko, ayoko ng dobling lalibro kay i-check eh. Kaso lang, yan na yan. Kainis, sayang pera. Next. Ito muna yung nasa unahan, guys. Kahit dapat sa likod muna. So, ito. Dinispeak ko is yung mga vintage covers. Ang hirap kaya maghanap ng historical romance, guys, sa naka-vintage cover. Kasi, usually, nakatago na siya. Conservative type na, yung ganyan. Yung mga ganitong klaseng historical romance na yung mga covers. I don't like that. Gusto ko yung mga ganito, oh. Ganyan yung content din. Snoo-snoo. So, ito Joanna Lindsay. Gentle Rogue. Tapos itong Love Only Once. Yan. Tapos mga libro ni Gilly Foley. Ito gusto ko to kasi gold na gold. Shining, shimmering, splendid. Tapos naka, ano pa siya? Emboss. Amazing. Kung ganito, kung gusto nyo ng conservative type na historical romance, dapat ganito, diba? Shining, shimmering, splendid with, ganyan. Ito pala yung The Magic of You. Joanna Lindsay. And meron pa pala, Tender Rebel. Ayan. Tender Rebel, Joanna Lindsay. Ayan yung spine niya. Ayan yung spine. Ayan. Ayan. Kasama to sa ano niya, series. Ayan. Gilly Foley. So, next naman is tong libro ni Elizabeth Hoyt, The Serpent Prince. Series din to eh, kaso hindi ko mahanap yung iba. So, itong Darling Beast, A Maiden Lane. Ang hirap maghanap ng libro, guys, ni Elizabeth Hoyt. Marami kong kaagaw, sa totoo lang. Yan din, Dearest Rogue. Maganda yung ano nito, spine. Step back niya, guys. Double ano siya, yan. Two-page step back. And then, ayok, masira siya, guys. Basta, ayan siya. And then, Julie Garwood. Ito talaga, highly recommended author ko, Julie Garwood, kung magbabasa kayo ng historical romance. Kung starter lang kay beginner, Julie Garwood, guys. Oh my gosh. Ito, isa tayo yata sa mga first edition niya. As in, naka-emboss pa siya, gold. Diba, amazing? Nung nakita ko to, kahit may, ano, sira siya ng unti dyan. Okay na rin kasi mahirap makaharap ng ganito, guys. Julie Garwood na ganyang edition. Maintindihan nyo kasi karamihan ng libro ni Julie Garwood na bagong labas na cover is conservative type. Boring. Next, Lisa Claypas, Lose Me at Sunrise. So, ito yung mga J's. Nasa shelf talaga tayo ng mga J. Ayan, Joanna Lindsay. Di ba maraming libro? Joanna Lindsay. Jill Barnett. Time travel din yan. Judith McNaught. Recommended yung book na yan. A Kingdom of Dreams. Ito talaga. Isa to sa pinaka kauna-unahang nabasa kong historical romance. Kasi wala na ako mabasa. Naalala kong panahon na yun. Tapos ko nabasa yung Harry Potter, Twilight Saga. Wala na ako mabasa. Tapos meron si mamang books din. Marami niyang books din si mama kasi namang karamihan dinonate na niya. So, sabi niya, kumuha ka dyan roan ng gusto mo. Kaya kinuha ko yung mga gusto ko. So, ito, isa to, itong Timeless, Jasmine Creswell. Nagulat ako dito. It's like a whole new world for me. Sabi ko, oh my gosh, historical romance with time travel. Ito yon. Ganda rin ito eh, amazing. Basta ang ganda niyan, kakawinda, ang ganda ng story. Joe Beverly, itas Jude Devereaux. Yan. Puro Jude Devereaux na yan, guys.
Kagulat, diba guys, sa namin Jude Velo. So, totoo lang kasi itong bukta to, legend. Kasama ito, kay mama to, ito, kay mama to, tsaka kay mama to. Iyon yung mga kauna-unahang historical romance books na nabasa ko. Dahil dyan, addict ako sa historical romance genre. Yan. This crazy is another J na naman. Start na siguro natin kay Julia Quinn. Ayan. Alam niyo, hindi pa sikat yung Bridgerton sa Netflix talaga. Fan na talaga ako ni Julia Quinn, guys. Kita niyo yan, yung mga books na yan. Matagal na sa akin yan. Yung The Duck in Eye, isa yun sa mga first edition ng Bridgerton. Magkano ka lang nabili yan? Isa, 40, 45, 35, mga libro ni Julia Quinn. As in, yun yung panahon na yun, nung nabasa ko yan, yung mga books ni Julia Quinn, sabi ko, sana maging sikat yung mga historical romance books, sana mag-discover sila. Kasi yung mga panahon na ano, amis na, may success story, pero parang, minamalit lang nila yung genre ng historical romance, or yung romance overall. Like, hindi nila siniseryoso. It's so sad, kasi, ang ganda ng stories, ayan, Julia Quinn. Marami pong libro ni Julia Quinn, guys, so, totoo lang. Hindi ko lang, ang kulang ko na lang dyan is yung pang number 6 when he was wicked. Ang tagal ko nang hinahanap yun, guys. Ilang years na talaga kasi hindi ko siya mahanap. Nakikita ko siya, pero lagi ako nauunahan sa pag-mine. Natutuwa lang talaga. Hindi ko nga alam, ano, sa isip ko nga na dapat mag-finish ko na sana maging sikat sila. Kasi ngayon, arami ko nang kaagaw. Hindi ko na mahanap. Masaya naman ako na sumikat si yung mga libro ni Julia Quinn. Pero, alam niyo yun, syempre supply and demand. Araming demand, walang supply. Nauunahan ako. Eh dati, nung hindi siya sikat, alam niyo yan, mga libro ni Julia Quinn, tinatapon lang nila yan sa ano guys, sa bookstores, sa binibilhan ko niyan. As in, araming nilang pinupull out na libro ni Julia Quinn. Sabi ko, wait lang po. Bibilhin ko yan. Ini-stop ko talaga sila. Sabi ko, bibilhin ko po yan. Sabi ko, ah, sige ma'am, kunin mo na. Tapos yun, binibili ko. Pero araming pinupull out na Julia Quinn books. Hindi kayo niniwala, crazies, na ano, galing talaga sa bibig ng employees. Saan ba yun? Sa chapters and pages, sa chapters and pages, tsaka sa book sale, tinatanong ko na yung mga libro ni Julia Quinn, dati daw, ang talaga pinupull out lang talaga nila yan, wala daw pumapansin, ganyan, parang dinadala lang sila sa other brands, ganyan. Kasi may pull out page sila, guys. Kasi pag pinupull out ngayon, ibig sabihin may bagong stock na dumating sa kanila. Isa na yan, mga historical romance, mga Julia Quinn, ganyan, pinupull out lang nila. Parang chikahan kami ganyan. Ngayon daw, as in, laging hanap-hanap daw yun si Julia Quinn, tapos lagi silang nawawala ng stocks. Kasi tatanong din ako, syempre. Ang rami daw naghahanap ngayon ng book na yan. Nung sumikat lang daw yung, nagkaroon lang daw siya nung palabas. Ganun na daw. That's the power of media, okay? That's the power of Netflix, movies, TV series. Ay, nakapangyarihan nun, di ba? Yan, hindi ko mahanap yung When He Was Wicked. Meron naman ko e-book copy, pero gusto ko talaga ng physical copies. Yeah. Meron kasi akong ano niyan, e-book copies noon. Tapos nagustuhan ko, binili ko yung physical copies. Hinahanap-hanap ko talaga sa mga stores. So tayo, crazies. So ito, libro ni Julie Andong. Ito mga libro ni Julie Garwood. Yan. Nakita nyo guys, yan. Pakita ko sa inyo. Yung ibig ko sabihin ng conservative. Ganito na yung mga cover niya, guys. Ganyan. Compare nyo dyan. Diba? Imagine, ganito na karamihan ng covers niya ngayon. Conservative type. Hindi na siya yung ganito. Gusto ko ng ganito, kasi hirap na hirap ako maghanap. Ay. Karamihan ng, ano, yan. Simula dito, lahat yan. Except dito. Ganyan, conservative type. Ibang-iba sa laman niya. Ang grabe yung laman, pero yung cover, inosente eh. Kaya akala ko niyan, inosente lang to nung bumili ako ng libro ni Julie Garwood. Ito yung first na nabasa ko kay Julie Garwood, Saving Grace. Kasi may favorite song si Mama, Saving Grace, title yata, yun. Kaya binili ko yan. Ay, hindi, pinabili ko yan kay Mama. Akala ko, inosente yung book siya. Pinagan ako ni Mama kasi mukha naman inosente yung book. Pero nabasa ko, hindi siya inosente. High school ako noon. Alam mo, sa total ang pinakagusto ko rin sa mga historical romance books, lalo sa mas market paperbacks, it's so colorful, guys. Tingnan niyo yung mga spine. Diba ang gaganda ng mga spine? Ang colorful talaga. Ang colorful. Kasi pag, ano, tagyan nyo, aray ko, karamihan black, ganyan, dark colors, yung mga spine, mga books, minsan lang yung colorful. Ito lang, ang colorful na historical romance. So, I love it. So, babayaan nyo lang di tayo sunod-sunod ulit.
wala na tayo sa ayos ng pag-alphabetical order. Anyway, so ito naman, Pirates Pleasure ni Heather Graham. Siyempre about pirates. So, itong libro ni Hannah Howell, itong Highland Bride, Highland Warrior, Highland Savage. Siyempre, about Highlanders, about Scottish Highlanders. Inosente din yung cover nito eh. Ay, binabawi ko na pala, hindi pala inosente. Abs. Abs. Gusto ko na magkaroon ng abs. Parang na ganyan klaseng abs guys ah. Yung abs na matino, toned, kind of stomach. Pero guys, ang hirap talaga mag-cardio. Bago kayo magkaroon ng ganyan, feeling mo mamatay ka na. From experience. Next naman is itong Suzanne Enoch, My One True Highlander, na parang Christmas yung cover. Merry Christmas! Ito, libro ni Sarah McLean. Nalala ko ito, nabili ko ito sa booklet page. I'm not sure. Basta sa online bookstore ng chapters and pages. Kaso lang ito siya. Ganyan siya dumating, guys! Sira siya dumating, guys! Walang dikit, bitch! Ganyan na siya. So, kailangan ko bumili ng wood glue, paper glue. Madali lang to guys, i-google ko lang talaga siya. Kaso lang dinako ng papa ko yung wood glue ko, hindi niya pinapalitan. I don't like that. Ayoko yung nangihiram, tapos hindi na ibabalik sa'yo. Or uubusin, tapos hindi papalitan. The audacity. Kailangan hindi na ako ng papahiram guys eh. Ito, Hannah Howell din. Hannah Howell. Guys, Highland Bride, tsaka Highland Light. Cutie. Gold. Ito rin, Hannah Howell. Highland Destiny. Ganyan. Kailangan ko na tagalinisin yung ano. Ooh. Highland Vow. Puro siya natungkol sa Highlanders. Highlander series. Ito, Karen Hawkins, The Abduction of Julia. Yes, kidnapping trope. So ito, Karen Hawkins, The Catch Highlander. Ano rin to eh. Highlander series din na yan. Much Ado About Marriage. Kasi tignan mo yung ano, spine, blood prints. And to Scotland We Love. Ito, The Liard Who Loved Me. Ayan. Sleeping in Sleepless in Scotland. O, diba? Cutie. Ito, si Kenny McGregor. Let me introduce Kenny McGregor. Si Kenny McGregor, siya rin si Sherilyn Kenyon, one of my favorite authors of all time. Yeah. Ito yung pseudonym ni Sherilyn Kenyon pa nagsusulat siya ng mga historical romance, Kenny McGregor. Pag paranormal romance, Sherilyn Kenyon. Pero ngayon, Sherilyn McQueen na. Sherilyn McQueen kasi nag-divorce sila ng asawa niya. Okay? The more you know. Next is itong Kieran Kramer. Kasama to sa box, surprise box set or book box na binili ko. Then itong Shana ni Kathleen E. Budwes. Ang cute, di ba? Orange. Bakit? Mas vivid siya, guys. Mas vivid siya sa camera compare mo in real life. Bakit ganon? Mas maganda pa siya sa camera. Sana ganyan niya rin kaganda in real life. Oh my gosh, mas maganda siya sa camera. Ito, Laura Kinsale. Flowers from the Storm. Pag nag-search kayo guys, top historical romance books, kasama to. Lagi. Nare-recommend natin lagi to ni Google. Flowers from the Storm. Wala siyang ano. Boring! Next is Laura Lee Girk. Ito isa rin yan sa mga una kong nabasa ng mga historical romance. Itong si Laura Lee Girk. Baka mamaya nare-recommend ko. Maubusan na naman din ako. And yung magandang libro niya, Laura Lee Girk. Ito, hindi ko pa nababasa to. Lisa Manuel. Doon na tayo sa likod niya, tanggalin ko lang itong nasarap, guys. O, diba guys, ang colorful niya. Kung tataka kayo, ano yan, guys. Kasi nga sabi ko, ito doon ito yung favorite type of shelf ko. Yung, ano lang, parang store rack. Kasi matibay siya, magaan. Tapos, hindi siya maanay. Kasi makikita mo yung nangyayari sa books. So, ano, takot na ako doon sa mga wooden bookshelf. Kaya karamihan ng ano, shelf ko ganito. Kaso ubos na yung ganito, hindi na makahanap ng ganito. Kahit si Mami. Si Mami yung nagbigay sa akin ito. Kasi sinabugsan niya yung type na gusto ko lalagyanan. Siya bumili nito. Kaya wala na siya mahanap. Anyway, dito na ulit tayo. Balik tayo. So dito tayo to sa kay Lisa Claypas. Ayan. Lisa Claypas. Na marami akong kaagaw. Kasi recommended palagi to si Lisa Claypas. Matagal ko na rin nabasa yung mga books niya guys sa e-book. Sa totoo lang, Lisa Claypas. Karami na mga books niya nabasa ko na. Pero hinahanap ko yung physical
physical copies niya. Yes. Lorraine Heath. Hindi ko pa nababasa. Kala niyo may sasabihin ako, no? Hindi ko pa nababasa. So, Lindsay Sands. Alam niyo na kung bakit. Tungkol siya sa mga Highlanders, yung ano na yan, yung pinakita ko. Marami siyang libro about Highlanders, Lindsay Sands. Meron din siyang sinulat ng mga paranormal romance books. No, may makikita niyo. Diyos ko, marami kong libro ni Lindsay Sands. Kasi, kung gusto niyo ng mga type of books na for fun, yung hindi niya masyado siniseryoso ng sarili niya, I highly recommend this author sa totoo lang. May enjoy niya lang siya, guys. May mga ano siya, may matutunan kayo, pero it's okay not to take it seriously. It's like, it's fun to read. Ganun lang. Next, ito, Lindsay Sands again. Basag sa ramen, Lindsay Sands, Madeline Baker, Madeline Hunter, Mary Balog, Maya Banks. Oh my God, one of the best historical romance books na nabasa ko is sinulat ni Maya Banks. Lalo na yung trilogy niya ng Highlander trilogy. Tama ba? Ano yung trilogy niya ito? Ito yung book 1 eh, In Bed with the Highlander. Tapos yung book 2 tsaka book 3. Kasi hindi na siya nagsusulat ngayon ng mga historical romance, guys. Puro na lang siya contemporary or action romance. Ganun mga sinusulat niya na lang ngayon. Modern romance. Hindi na siya nagsusulat ng historical romance. Sayang talaga. Feeling ko na ano siya yun, na pressure. Dahil dito sa ano na yan. Ang ganun kasi talaga nang sinulat niya na yan. Yung trilogy. Na ano yata siya. Na pressure masyado. Kaya na blanco na siya. Kaya never na siya nagsulat ulit. So sad. Kaya tinitreasure ko yung libro ni Maya Banks na yan. Kaya pag nakahanap kayo ng books ni Maya Banks, guys, ito, mga In Bed with the Highlander, ganyan, bilhin nyo na kaagad. My goodness. Kasi, wala na. Then, itong Monica McCarthy, The Hawk. Meron ako nyan eh, ng ibang libro niya, kasi lang, nasa ibang storage area. May nag-recommend din sa akin yan. Yan. Hindi ko pa nabasa siya, pero highly recommended yan. Okay, crazies, dito tayo sa kadiliman, sa pinakababa na bookshelf na aking historical romance rack. So, parang hindi lang ito yung historical romance rack ko, guys. Meron pa, nasa ibang storage. Akala nyo ito lang yon? Hindi lang yan, marami pa siya, guys. Mabibindang kayo, hindi lang ito yung historical romance shelf. Meron pa, marami pa. So, ito. At yun nandito, yung The Demon King ni Cinda Williams Chima. Ito yung may signature. Oh my gosh! Nabili ko yan sa chapters and pages online store nila. Ito namang I couldn't do anything if only knew what I was. Maganda yan. Highly recommended ko. Bakit dalawa? Yung sabi bigay ko sa kapatid ko. Hindi ko alam kung magugustuhan niya kasi hindi siya nagbabasa. Ewan ko sa mga kapatid ko. Kailangan ng kapatid ko to para hindi siya nagbabasa. Tapos ito, libro to ni Robert Jordan, A Memory of Light. Ito yung last book sa ano bang series yun? Yung maraming libro, yung tinuloy ni Brandon Sanderson kasi namatay si Robert Jordan. Si Robert Jordan ang maaga dahil nagkasakit siya. O diba, ang rami kong story pero hindi ko maalala yung ano niya series. May signature yan. Oh my gosh, I'm sorry, Robert Jordan na. Huwag mo kumultuhin. Ah. Anyway. Ang sad lang kasi wala siyang dust jacket. Anyway, may signature naman. Patawarin na natin. Anyway, dito na tayo. Saan tayo mag-start? Dito tayo. N. So, Nora Roberts. Ayan. Nora Roberts. Ito na McGregor's yan. About the Highlanders na naman yan. Hindi na mahalata na ayaw ko ng Scottish Highlanders, no? Ayan din. Ito, Patricia Potter. A Man in a Kilt. Alam niyo na itong kung saan yan. May kilt. Huwag na kayo magtaka, ha? Ito, The Autumn Lord. Ayan. Sabrina Jeffries naman. Yan, Sabrina Jeffries. Ito, ano yan? English historical romance naman. Ito, Sally McKenzie. Yung The Naked... Ano pa ulit? The Naked series to. Hindi sila nakahubad ng buong series, guys. Ah. Pangalan lang niya, The Naked series. Ayan, The Naked Viscount. The Naked Marquis. The Naked Earl by Sally McKenzie. Ano yan? Meron pang The Naked King, The Naked Duke, The Naked Baron, The Naked Gentleman. Ano siya? Based sa iba't ibang nobleman. Yan. Sa totoo lang. Kulang ko na lang dyan is yung The Naked King. Yung king na lang yung kulang. Oh, The Naked King na lang kulang ko. Hindi ko makita. Next, Sophie Jordan. A Good Debutant's Guide to Ruin. Then, Stephanie Lawrence. Yan. Then,
Suzanne Enoch. Pakita ko tong libro ni Suzanne Enoch. Dahil, ang amazing nito, guys. Tignan nyo. Oh my gosh, wait lang. Nangali na ako, laki ng phone na to. Nahirapan ako mag-camera. Ayan, guys, ang ganda niya. Ang ganda ng cover. Ang ganda ng cover niya in, sa ano, camera. Sa video. Mas vivid. Tapos, tignan nyo, guys, yung ano niya. Step back, ang ganda. It's like an oil painting. Ayan, ganda, diba? So gorgeous. Dalala ko to, Iggy. Kailan ko ipakita sa inyo. Yan, Suzanne Enoch. Suzanne Enoch. Teresa Anwaran, yung trilogy niya. Teresa Medeiros. Ito, nabasa ko na to. Breath of Magic. Nalala ko yun eh. Ano siya? Isa siyang witch. Kasi hindi niya makontrol yung magic niya. Kaya, nung tumatakas siya, kasi alam niya naman, witch hunt nung panahon nila, parang nag-time travel siya. Kasi hindi niya makontrol yung powers niya. Tatakas na talaga siya, pero dahil sa magic na nakapag-time travel siya into the future. Tapos, yan. Ito lalaki siya, yung lalaki in the future. Tapos, libro ni Victoria Alexander. So, Crazies, next naman is itong shelf muna na to. Ito, rack na to. Ito pala. Dreamcatcher. Siyempre, Dreamcatcher. Number one. Sila lang talaga yung grupo na bumibili ako ng album. Kitang na kahit multi-stan ako, pero on Dreamcatcher talaga, sila lang talaga yung group na nagsisigawan na bilhin mo yung album namin, worth it, worth it, worth it, ganon. Itong shelf na to, these are books by Rick Riordan. Ito yan, Rick Riordan, yan, Rick Riordan, Rick Riordan. Except this, Reader's Digest. Nilagay ko lang siya dyan kasi bagay. Kaya, tapos ito pala yung aking favorite scent ng scented candle, itong Ocean sa Miniso. Kaso lang wala ng Ocean na ano, scented candle sa Miniso. Naghahanap ako palagi, ubus na daw, laging wala. I'm so sad kaya hindi ko siya, ito na natitira sa akin, hindi ko na magamit kasi ubus na. Nakailang ganito na ako eh. Ito favorite scent ko. So, ito pala, baka, sabi, bakit hindi niya ini-introduce to? So, ito pala yung Gundam na binigay sa akin ng kapatid ko. Inassemble niya yan, guys, because mahilig nga po ako sa gold. I love gold, so, marami siyang Gundam, pero ito kasi yung kinukulit ko sa kanya. Sabi ko, akin na lang yung gold, please, akin na lang yung gold. Akin na lang yung gold na Gundam. Kinukulit ko siya talaga kasi ito talagang pinakagusto kong Gundam niya. Binigay niya sa akin. Naawa siguro sa akin kasi lagi ko siyang kinukulit. Ayan. Diba ang ganda? Binigay sa akin ang pangatlo kong kapatid. Marami siyang Gundam, guys. Ganyan collection niya, Gundam. Yaman ng kapatid ko, nakainis. So, scented candle din to. Travel. Ayan. Scented candle din yan. Pero tapang ng pangamoy na to. I don't like it. Magibigay lang naman yan. Ito yung sa baba. Ito naman ang shelf. Ang space ni Sarah J. Maas. I know problematic siya pero I really like her books. I really like her stories. So, ano magagawa ko? I don't agree on her views but I love her books. Okay, ang hirap. So, ito nga pala si Deadpool. Say hi, Mr. Deadpool. And then, nakita niyo ba tong cup na to? Ang ganda, di ba? Ang ganda ng cup. Gusto ko talaga ng mga artistic stuff. So, hinihingi ko yan sa papa ko. Meron isa pa siyang ganyan, ayaw niya ibigay sa akin. Isa lang daw pwede niya ibigay sa akin. Gusto kong kunin yung dalawa, yung goblet, pero ayaw niya. So, ito naman yung Court of Dreams. So, ito, Akatar series, A Court of Thorns and Roses, A Court of Mist and Fury, tsaka A Court of Wings and Ruin, tapos itong A Court of Frost and Starlight. Ito yung original, guys, na covers. Ayan, di ba? Original covers. Hindi ko alam kung may mahanap ka pang ganito sa bookstore, pero thank goodness, binili ko talaga to kaagad, kung hindi, ito yung gusto kong covers, hindi ko type yung covers ngayon, yan. So, yung sumunod nito, di ba, iba ng cover. Nabasa ko na yun, A Court of Silver Flames. Ito yung, ano, UK version. Yan. Hindi ko alam bakit ito lang naiiba. I don't like it. Ito yung paperbound version, UK. Tapos, di ba nakita nyo? Bakit merong ano dito, hardbound copy na US? Siya lang exception to the rule ko na may double copies ako, Sarah J. Maas. Yan. Wala akong Tower of Dawn na paperbound. So, Tapos, naliligaw na libro ni Leigh Bardugo. Yan na lang yung libro ko ni Leigh Bardugo eh. Itong Crooked Kingdom tsaka Six of Crows. Kasi ibibenta ko na yung Shadow of Bow Trilogy. Yun ba yung pangalan? Ibibenta ko na yun eh. Hindi ko siya masyadong type. Gusto ko lang si Nikolai.
Kung i-grade ko siya ngayon, nasa 3. 3 over 5, ganun. I'm sorry, guys. Okay, I'm sorry. So, dito tayo sa baba. Ito sa kapatid ko din to, sa bunso kong kapatid. Nilagay ko lang dyan dahil kung hindi ko siya kukunin, baka ibasura lang yan. Cute kasi. I love sparkly stuff, glittering, splendid stuff. Mahilig ako sa mga ganyan. Para tuloy akong dragon. Feeling ko dragon ako. Mahilig ako sa mga sparkly stuff, sa mga gold. So, ito, crazies. Karamihan nito ay liber ni Cassandra Clare. Ayan, di ba? Cassandra Clare. Ito lang yung hindi kay Cassandra Clare. This is by Richelle Mead. This series is about vampires. Vampire Academy series. Ayan yung original covers niya. I like it. Yeah, yung adventures niya. I like it. I love it so much. Anyway, hindi ko alam kung ibibenta ka. Alam ko hindi ko ibibenta yun kasi wala kang makikitang ganyan. So, anyway, ito yung UK edition ng The Mortal Instruments, tsaka nung The Infernal Devices, tapos itong The Dark Artifices. Meron ako nito yung UK version. Itong libro ni Cassandra Clare. Kaso hindi ko siya nagustuhan yung spine, kaya binenta ko yon yung edition na yon. Binenta ko yung isa kong edition na to. Tinira ko na lang yung UK kasi ang ganda. Ito, hindi ko pa siya nababasa, pero napanood na ng kapatid ko yung show. Alam yung ginawa ng kapatid ko? Ini-spoil niya ako. Tumatakbo siya dito sa baba every time na natatapos yung panoorin. Tapos, ini-spoil niya ako. Tapos, sabi ko, nakabatiritakpan ko yung bibig ko. Kasi ayoko meron yung spoiler. Lady Midnight lang meron ako. Hinahanap ko pa yung dalaway kasi mahal. Hinahanap ko na yung kasunod ng Lady Midnight. Yung iba, kaso lang, expensive. Kaya hindi ko pa nabibili. Ito yan, sigurado mapupuno to kasi tatanggalin ko yung Richelle Mead dyan kasi ito talaga yung place ni Cassandra Clare. Kaya, dyan muna siya for now pero alam ko madadagdagan pa yan. Maghintay ka lang Cassandra Clare. Alam ko, i-binge read ko to eh. Pero not now. Busy pa ako. Pero ibabasahin ko siya pero not now. I don't know, gawa siguro ako ng vlog na sabi ko, Cassandra Clare book binge vlog, ganun. Book binge reading, ganun. Oh my gosh. Alam niyo guys, chismis. Di ba sabi ko sa inyo, favorite author ko si Sherilyn Kenyon. Si Cassandra Clare, tsaka si Sherilyn Kenyon, may nangyari sa kanila, may beef. Kasi, di ba dito sa characters na to, meron silang tinatawag na The Dark. Ang matawag nito sa kanila, Dark Hunters. Basta, ano tawag sa grupo nila? Yung mga nag-hunt ng mga demons and something. Hindi ko pa nabasa eh. Comment section! Ganon. Kasi merong series si Sherilyn Kenyon. Ang title niya is The Dark Hunter series. At mas nauna niyang ginawa yung series na yun compare kay Cassandra Clare. Mas naunang sinulat ni Sherilyn Kenyon yung series niya kaso kay Cassandra Clare. Pero alam ko walang nangyari sa issue nilang dalawa sa kaso. Yan. Anyway, yun tayo sa baba. Ayan. Nakita nyo ba to? Yan. Mga scented candles collection ko yan. Kasi sabi sa inyo guys, may ligaw ako scented candles. Lalo na yung mga mababango. Ito ocean to. Ocean scent din to. Katulad ng pinakita ko sa inyo sa taas. Michelle Mead din. Series din niya. Bloodlines. Hindi ko pa natatapos yan. So ito yung Ace of Shadows. Yung libro na kuha ko sa book subscription box. Tapos ito yung Harry Potter series. Kung bakit siya nasa baba. J.K. Rowling, ewan ko sa'yo. Pero, importante talaga tong series na to sa buhay ko. Kaya, yeah. I love her books, but I don't like her views. Ganun. Tsaka nabili ko tong set na to. Paulit-ulit ko sila sabi, 1-8. 1-8? Oo, 1-8 ko lang yata siya nabili. 1-6, yung hardbound set. Except, syempre, doon sa Harry Potter na and the Cursed Child. Ang nabili ko yata ang libro from 2, 3, 4, 5, 6. As in, 6 books for 1-8 na hardbound. Yun. Ito, hiwalay ko na bilian kang walang dust jacket. Yan. Ito rin. Mas mahal pa nga ito eh. Nabili ko sa Big Bad Wolf. So, crazies, dito naman tayo. Ayan, dito sa hanging shelf. Ito na ginawa ng papa ko. Unahin ko na muna dito sa taas. Hindi ko naabot guys. Isuzoom ko na lang kasi hindi ako matangkad. Nakatapak na ako sa upuan guys. Pero hindi ko pa rin abot. Ayan. So itong part na to. Ayan. More on siya guys. Sci-fi, mystery type of books yan guys. Ayan. Genesis, Nemesis,
Nakita niyo yan. More on, ano siya, sci-fi mystery type of books. Ayan. Bone Witch, ba't nandiyan ka? Diba? Next naman is ito. Atong party na to. Ito, ano yan? Ito yung Alika book, guys. Ew. Ayan. Sa JS ng mga kapatid ko, hiningi ako si cute. So, yan. More on to, fantasy naman to. Fantasy. YA type of books. Ayan, kita niyo. The Burning Sky, trilogy yan. Itong gold na yan, ibang series yan. Ito, libro ni John Green. Nabili ko itong dalawa na to, swertihan lang. Nung nakita ko yan, nasyak ako. Kaso lang, odd books ang nabili ko. 1 tsaka 3, wala yung 2 tsaka 4. Ilan daw meron eh. Pili ko naunahan ako. I'm not sure. Tapos ito, Winter Burst. So, kapatid ko yung binili ko yun, kaso lang ayaw niyang basahin. Ito pala, Invasion of Katirling. Tapos itong Queen of Katirling. Kasama niya yung gold na yun. Tapos, libro ni Gartnix. Ayan, The Horses of Real Clariel, Golden Hand. Ayan. Libro ni Jerusha Walter. Hindi ko pala makita yung book 1. Yung aking ice cream cone na piggy bank. Coin bank. Libro ni Kendara Blake. Ayan, Kendara Blake. Ay, yung The Bitter Kingdom tsaka The Crown of Embers. I like that books. Ano pala yun? May pirma ng author. Stone Sky tsaka The Broken Kingdom si A.K. Jemisin. Atong The Case of Deception trilogy ni Pearson. Libro ni David Dalglish. Brent Weeks. Yung libro, ay, ito pala. Souvenir na binigay sa akin ng papa ko. May 3 niya yan nabili. 2004. Oh my gosh, may cobwebs. May cobwebs pala dito. Hey, naka. Patay ka sa akin mamaya. Tatanggalin ko yung cobwebs na yan mamaya, guys. Tapos yun, lagi ako nag-ano, pero ang bilis nila dyan. Plastic na pala yan. Brent Weeks. Nabili ko lahat ng sa box sale. Yan. Swertihan lang yan. Yung Brent Weeks box na yan. Dito tayo sa baba. Ito nakalagay. Don't forget, guys, to subscribe and read. Subscribe, okay? Subscribe kayo, guys. Don't forget. That will help my channel so much. So, ito, mga cups. Ang cute, diba? Nilagay ko siya kasi nasa fantasy shelf tayo. Yan. Tapos ito, parang Beauty and the Beast. Binigay sa akin ng mama ko to. Ito pala yung ano, album ng Dreamcatcher. Summer Holiday album. Bibilin ko pa yung latest album nila. Ito. Ito yung special album nila. Kasama to yan. I love them so much, okay? Yan, Dreamcatcher. Kung may kita kayong album dito, puro Dreamcatcher lang, guys. Yan, Dreamcatcher. Love them. Freebie to, guys. Binigay sa akin. Puro Dreamcatcher. So, ito yung favorite album ko, guys, ng Dreamcatcher. Kung alam nyo kung magkano bili ko dito. 1.5 bata bili ko dito. Nabili ko yan 1.5 unsealed, guys. 1.5 unsealed. Kasi wala ka nang mahanap na ganito. Ito yung, ano eh, special mini album, Raid of Dream. Collaboration niya ng Dreamcatcher with a game. Nandiyan din yung favorite song ko. Title track nila na Deja Vu. Deja Vu, search nyo sa YouTube, Deja Vu. Ang ganda ng music video, ng kanta, and everything. Basta maganda siya. Ang ganda, sobra. Tapos yung B-side na Silent Night, nandito. Tanggalin ko muna, guys. Ang sad, kasi nabili ko siyang 1.5 na ano, unsealed. Na-realize ko na kung binili ko siya sealed, ganun din yung presyo niya, guys. 1.5, nakainis. Kaso lang kasi nung nirelease yan, hindi ko pa alam yung paano bumili ng album sa Shopee, ganun. Hindi ko alam. Wala akong kalam-alam, guys. Anyway, so ito yung nasa taas. Regalo pala yan ng best friend ko sa akin. Kasi mahilig ako sa mga superhero, guys. DC or Marvel. I love all of them. Mahilig ako sa mga superheroes. Wala akong kinikilingan. Basta I love superheroes. So, ito yung libro ni Sophie Jordan sa taas. Tapos, itong libro na to, hindi na naka-organize. Bakit roon baliktad? Pag ganito, parang manga. Pag ganito. Parang manga. Hindi yun nakaayos. Sorry, guys. Baka nung inaayos ko yan, ano, nagbabasa ko nun ng manga, kaya ganyan ako mag-organize. Pabalik na din yung utak ko. So, ito yung libro ni Turner, with the Queen of Atolia, The Spirits of Kings, at the King of Atolia, Rush, yan. Ito, Kirakas, nabasa ko din yung kasama nung Harry Potter, tsaka nung
Twilight Saga. Hindi ko pa binibenta yan or what kasi sa kapatid ko. Ay, hindi. Ano pala yan? Ito na lang yung mga natitira kong books kasi kinain na ng ana yung iba. Kinain ng ana. Yung iba dyan, alam ko, the selection na lang yung natitira sa kinain ng ana eh. Karami ng books ko bida sa kinain ng ana yun. Yeah. Yung na lang natitira survival. Iba dyan, binili kong bago. So, yan. Ito pala yung mga tungkol sa mga royalties. Yan. Royalties. Ayan, libro ni Victoria Aveyard. Wala akong masabi dahil di ko pa nababasa. Tapos ito, lahat yan, libro yan ni Cinda Williams China. Crazy, so nandito tayo sa taas ng cabinet ko. So dito nakalagay yung iba kong mga paranormal romance books. Nakalagay dito kasi wala akong space. Kaya dito sila sa taas. So yan, libro ni Lapisikas, Patricia Briggs. Kita nyo yan. Lapisikas, Patricia Briggs. Christina Dodd, Amanda Ashley, tungkol yun sa mga vampires. Kung gusto nyo ng vampires na business nyo na romance, yan, Amanda Ashley, Naninising, Sci-Fi yan, Sci Changeling series. Then Gina Showalter, yan, The Darkest Future series. Kung gusto nyo ng mga paranormal romance na may ano din connected sa mga mythology, yan, try Gina Showalter. Yan, Naninising ulit about angels at halo-halong paranormal creatures. Yan, Naninising, Jacqueline Frank. Yan, Jacqueline Frank. Cressley Cole, na hindi ko alam kailan matatapos yung buong series niya. Hindi ko alam kung balak niya. Karen Marie Morning, highly recommended yan, itong series niya. Try it. Ito naman, Karen Marie Morning din, itong Highlander series niya na with magic. Yan. With time travel, etc. Then, oh my god, Tori Jill sa taas. Nakalimutan ko yung parang nabasa ko na yung dati. Ito yung Kyrilin Sparks. Oh my gosh. Isa na lang kulang ko dyan eh. 16 books kasi yan. Tapos kulang ko na lang isa. Nabasa ko na lahat yan. Buong 16 books. Kung gusto niyo ng fun, funny, paranormal romance with adventure, at maraming paranormal creatures, highly recommended ko Kerylin Sparks talaga. Imagine nyo guys, nabasa ko buong 16 books sa isang series. Kasi pag na-board ako, iniiwan ko yung books. Pero hindi ako na-board sa books ni Kerylin Sparks. Pa sobrang, ano, hindi ako na-board, hindi ako nakakatulog kakabasa ng books niya. That's so funny. Anyway, ito naman din sa Sands. Ayan. Ito, Lindsay Sands, Lindsay Sands, Argino, ano yan, Argino series. Hindi ko parang babasa yan. Anyway, Larissa Ion, Lydia Dare, yan. Unahin ko rin sa taas itong Keeper of the Lost series. Ano yan, book 1 to 5, isang book set yan. Tapos ito, number 7 yan, itong flashback. Wala ko nung 6, dapat pala binili ko na yung 6 dati, kahit hindi ko pa nabili itong book set na to, kasi 100 lang siya noon. Ngayon hindi ko na siya mahanap, nagsisi ako. So ito naman, Divergent box set series yan. Sa kapatid ko yan, binili ko yung Keep of the Lost for her, but she's deterred from reading this book set because she thought that these books are so thick. Then, baba tayo. So, itong ano naman to, itong compartment na to, puro book siya ni J.R. Ward. As in, sa likod din niya, libro ni J.R. Ward. Hindi ko na mapapakita sa inyo, guys. Kasi, nahirapan ako dyan kasi ang tangkad. So, ito ang Black Dagger Brotherhood series ni J.R. Ward. Na napakarami niyang books sa series na yon. Pag tinayag ko sa Google, Black Dagger Brotherhood series ni J.R. Ward, yung results doon, mawiwindang kayo kasi sobrang rami. So, itong, ano naman to, NV Rapture Possession, ibang series naman din yan ni J.R. Ward. I forgot. Ito pala yan. The Fallen Angels series niya. Yan, The Fallen Angels series. So, baba natin dito. Ito yung mga journal ko. Ano to? Book journals ko, bullet journals. Gamit. Ganyan guys, ang raming gamit. Kasi giligpit ako. Masami kong ginagawa. Ayan o. Oh. Ito. Ito yung ipang entries ko guys. Kasi nagbabasa ako ngayon ng mga manhwa. So ayan, ito yung mga currently reading ko. Madadagdagan pa yan. Ayan yung currently readings ko. Binis ko siya sa buhok ng mga leads. So dito naman tayo sa labas na shelf.
So, itong shelf na to, pasadyang ginawa to. Pasadya to, back-to-back siya. Tapos, meron siyang ito. Sinabi ko kay mama na wag yung mababasagin. Nag-gas yung gamitin dito. Kasi dito sa bahay namin, lagi may nababasag. Ewan ko ba kung bakit. So, sabi ko, yung type of glass na hindi na mababasag. So, acrylic glass yata dawag dito. Mahal nga nito eh. Binili nila ng buo yan, tapos pinakat nila. Buti na nakinig sila sa akin. Tapos, yan, mga subject books to. Subject books namin. Yeah. So, guys, diba sabi gusto nyo, back-to-back siya. Baka di kayo maniwala back-to-back. So, ayan. Kita nyo to. Ayan. Ito yun, diba? Yan, yan, yan. Buo yan. Ayan. Ayan siya, guys. Back-to-back shelf siya. Ganon din siya. Same. May tempered siyang ganyan. Anong tempered glass? Acrylic pala. Ayan. Ayun yung mga books na binili ni mama nung mga bata kami. Mga encyclopedia. Nalala ko to, itong tatlong book na to. Kasama to, itong puti na to. Ayun yung binigay sa akin ni mama nung 3 or 4 years old ako. Na akala kong Barbie. Kasi makapal siya. Na square. Hindi. Malaki. Rectangular, mabigat. Akala ko Barbie na maraming damit. Hindi pala libro, ganun. Inis ako nun eh. Nalala ko, yan. Tapos, ito yung iba kong books. Mga self-help, fiction books. Yan. Classics. Ayun, self-help. Fiction books. Yan. Non-fiction. Nandito siya. Bakit kaya nandito mythology book? Ayan, mga... Yan. Yung Barack Obama books. Ayan siya, guys. Tapos ito yung mga notebooks ko. Ayan, mga notebooks ko. Tatanggalin ko yan kasi ayaw ni mama ng notebooks dyan. Gusto niya books. So, papalitan ko ng books yan. Susunod, papakita ko ulit yan. Iba na yan. Tapos dito sa baba, dito nakalagay yung mga manga namin. Hindi namin ako gumastos yan. So, parang akin na rin yan. Binili ko yan. Ayan, mga Magic Knight Trick. Ayan. 25th anniversary edition yan from Kodansha. Part 1 tsaka part 2 box set. Yan. Tapos yung Fruits Basket, Fushigi Yugi, Oran High Host Club, yan Angel, yan Midsa Maskip Beat, ito Zoro na Kiss, Dark Hunters, Cardcaptor Sakura, yun sa taas yung clamp. Ito Skip Beat. Oh my God, please. Kailan matatapos yung Skip Beat? Para siyang Naruto or One Piece. Ang rami-rami niya ng chapters, volumes, hindi ako makapaniwala, meron siyang 301 chapters. 301 chapters na siya, guys. Oh my gosh. Feeling ko hindi ako nagbabasa ng soju. Feeling ko nagbabasa ako ng seinen o shounen, ganun. Tapos ito yung mga figurines ng mga kapatid ko. Sila Zenitsu. Ayan. Ano yan, guys? Demon Slayer. Demon Slayer. Wala kaming box set ng Demon Slayer. Sabi kasi ng kapatid ko, may anime naman daw. Ba't kami bibili ng manga? Anyway, yung mga lang box set. So, ito next. Karugtong din siya. Mga manga, graphic novels. So, ito Sailor Moon. Yung Eternal Edition. Sa kapatid ko yan, sa bunso. Reward yan sa kanya. Lord Olympus. Yan, akin yan. Yung Fushigi Yugi, Watase, yung Omnibus, 300 Edition, RG Vega, from Dark Horse. Tapos, yung sa tabi ng RG Vega, yun yung Filipino comics. Sa kapatid ko yan. Tapos, mga Wattpad books. Kinuha ng kapatid ko yung iba dyan. Ibibenta ko sana kasi yung kinuha niya. Sa kanya na lang daw ulit. Nag-order ako. Bumuli ako para din sa kanya. Tapos, yung mga Wattpad books niya iba. Coffee Prince. Ito pala, Otaku Zine. Marami akong ganito dati. Otaku Zine. Sabi ko sa inyo, otaku ko, guys. Mahilig ako sa ano. Matagal na to sa akin. Eh. High school pa yata ako nito. Tapos, meron pa ako nito, guys. May malaki. Ito yung Fushigi Yugi, yung OVA niya. Meron pa ako nito yung malaking otaku. Yung special edition ng Otaku Zine. Hindi ko alam kung nasaan. Meron pa nga ako Wings Club. Tapos mga witch. Hindi ko alam kung nasaan. Hindi ko alam nasaan. Nakalagay ito sa baba yung mga encyclopedia. Ayan, encyclopedias. Ang bigat niyan, guys. Pag pinapalo kami ng papa ko, hawak-hawak namin yan sa ano, both arms namin. Lalo na to. Kaya laki ng braso ko. Lakas ko din dahil dyan. Pero man, mga nasa gilid, ibibenta ko yung mga books niyan. Kaya nandyan siya. Ililipat ko rin yung lalagyanan niyan. Okay, next. So, itong nasa taas naman, pinagawa din yan. Hindi yan yung gusto kong bookshelf. Pero ilan daw kaya nilang gawin. Kaya okay lang. Tapos yung mga books na nasa loob na yan, ayun yung mga books na makikita nyo sa next book haul video. Sabangan! Crazies, don't forget to click the subscribe button and like and please be notified!